Kasi pag nagawa mo yun, doon na papasok yung magiging masaya ka. Kasi imagine mo, mabangga na yung Pajero mo, pero nakasmile ka pa din. Imagine mo, banggain ka na ng tatlong beses doon sa sports car mo, pero nagawa mo pa rin mag-vlog, nagawa mo pa rin mag-video, at nagawa mo pang magturo doon sa tao. At nagawa mo pa rin i-educate siya, at may natutunan ka din doon sa tao, na tipong maglabas man kayo, paas kayo nakasmile. Hindi nyo naman ginusto, hindi nyo naman sinadya. So, dahil nga na-practice mo, huwag magalit, huwag mainis. Forgive him, forgiveness. So, napapractice mo yun, hindi ka nagagalit. Kaya, nagiging magaan. Kasi yun yung vibration na sinasend mo sa mundo eh. Tama? Kaya kung ano yung laman ng utak mo, automatic yan. Sa ayaw at sa gusto mo, lalabas yan sa bibig mo. So, pag lumabas yan sa bibig mo, either or negative yung vibration mo or positive yung vibration mo. Pero kung positive lagi ang utak mo, sabihin ko sa'yo, magugulat ka na lang nang lumalabas sa bibig mo, puro positibo. Oo, gano'n, di ba? Tsaka di ba tingnan nyo, parang yung pagka nagpasaya ako ng tao, parang wala na sa loob ko, pero dahil nga, parang lagi ko siyang paulit-ulit ginagawa, namamaster ko. Kaya sanayin nyo, isang linggo gawin mo. Hamataw ka, pagkagising mo, hataw ka, practicein mo, huwag kang magalit. Ngayon, pag may sitwasyon, ang tingin mo dapat, message, wisdom, or experience na magagamit mo sa pagbibusiness mo. Kasi lahat tayo, sure bull yan. Wala talagang mawawala. Pagka talagang yung utak, yung isip, yung mind, yung brain, pinapasukan mo lagi ng paulit-ulit. Wala dapat putol yan. Pagpuputol, doon ka na makakaramdam na parang ba't gano'n, ba't parang ang kunat, ba't parang hindi makausad. Kasi nga, tinigil mo ang pag-program sa utak mo, ipansinin mo ngayon, bakit kayo ganyan, pag-video-video-video pa kayo, diba? Pag-video-video kayo, pero ang sarap makinig. Kasi nga, na-align yung utak, na-align yung brain. So, ibig sabihin, pag na-align yung brain, gumagaan ang pakiramdam. So, pag gumagaan ang pakiramdam, kahit anong sitwasyon pa yung pagdadaanan, wala. So, tatanggapin mo lang. Kukunin mo siya as lesson sa buhay mo para magamit mo sa pagbibusiness mo. Yun, tinatanong, di ba, top 9, hindi ko din alam bakit ako dun. Hindi ko rin alam, hindi ko naman pangarap yun. Basta ako gusto ko maging masaya, always. So para maging masaya kayo, tuturuan ko kayo para maging malakas ang utak mo, para maging masaya kayo. Kasi never kayo maging masaya pag hindi kayo malakas. Kaya kung sino yung mga malalakas, sila talaga yung mga masasaya. Yes! Eh, totoo naman eh. O, diba? Kaya practicein yun. Kasi ang pera naman, ang wealth naman, nagta-transfer lang eh. Diba, marami mga traditional business ngayon na nawala. So yung wealth nila, nag-transfer lang sa amin. Yung million nila, dumaan sa buhay namin, pumasok sa mga wallet namin, pumasok sa mga DTC namin. Diba? Like si Jerry, naglabas siya ng Raptors. Diba? Ang laki ng nilabas niyang energy. So yung perang million na dumaan sa buhay niya, meron niya, inikot niya, in-invest niya. Kaya yung balik sa kanyang energy, mas malaki. E sa business naman natin, dapat marunong ka magpaikot ng pera. Kaya kayo, kung nag-start kayo, huwag kayong masanay mag-ipon. Pag ang utak niyo nasanay mag-ipon, katulad ko dati, parang punat. Parang basta pagka ikaw ay makunat, parang pagka ang utak mo nasanay mo sa pag-ipon, parang takot ka maglabas. So pagtakot ka maglabas, so hindi ka naniniwala sa unlimited blessing, sa source, sa taas. Kasi siya, unli talaga siya. Diba, imagine mo, hindi tumitigil ang mundo, hindi tumitigil ang buhay mo, hindi rin tumitigil ang pagtaas ng buhok mo sa ulo. Diba? So, ibig sabihin, pag hindi tumitigil yun, napaka-unli yung nasa taas. So, pagka-unli yung nasa taas, don't worry. Pakisin mo magpaikot ng pera. Kaya, siguro, kahit ganito yung result ko, siguro dahil kuan ako. Una, mabilis na mag-kuan. Pagdating sa akin ng pera, parang, ang tingin ko dyan sa pera, parang dugo o blood. Or energy, na pag pumasok siya sa mga ugat o dadaan sa mga ugat niyo, natu-
tutulungan ko yung mga ugat mo, itatransfer nyo rin sa ugat ng ibang tao, babalik din sa inyo. Parang yun yung paniniwala ko. Diba? Hindi ko naman pangarap talaga yun. Hello! Dapat, ha? Bye. Ah, may lakad kayo? Ayan si JC, isa sa mga member ko rin, direct. Yan, nag-asawa sila. Naka-rap course. Oh, sige, ito na. Ay! What? Diba, mag-iisipin na ano na mga nag-isimula kayo, middle or matatagal muna. All out ka na dun sa ginagawa ko. Kasi napag-usapan namin ganun. Sobrang effort talaga yung past 5 years na working ethics namin sa network. And bakit yung mga sasakyan o problema na nag-uusapan kanina? Kasi kami yung tipong tao na yung risky pinulit lang namin yan. Parang kung saan yung risky, hindi namin pinakagulit. Kumbaga, open lang kami ng open. Ito yung challenge, ito yung dadaanan namin. Go kami doon. Parang inaalis, inahawi namin yung challenges, yung risk. Kaya nag-i-enjoy ko. Kaya tama sa kanila, hindi parang, enjoy mo lang, tuloy mo lang. Hindi mo alam, you almost there, kung ano yung gusto mo. Kaya kami parang, eto, pangarap to, 5 years ago. 10 years ago, pero ngayon, nandito kami nag-play sa ganitong lifestyle. And hindi namin alam na, naglalaro na kami ng family naman sa lifestyle. Hindi pa yun yung income. Kasi kung tatanungin mo yung more than, kumbaga yun yung gastos na parang wala lang. Bumibili kami ng gusto namin. Hindi kami natatakot bumili ng mga gusto namin. Hindi namin parang, gusto ko yun. Kaya lang mahal. Kala nila mahal. Pero yung magiging adventuring experience, yung story na sa journey mo daily or every week mo nagiging habits. Parang play ka lang ng play, di ba? Work harder, play harder. Pero ngayon, kailangan nyo munang pay now and then play later. Ngayon, bata kaming nagpe-play sa lifestyle ng kami. Bata kami nagpe-play, oh, age of 31. Pero, grabe. Madami kami nagagawa ngayon na may mga tagong action pa kami na hindi nakikita. And then, i-broadcast namin later or sumit sa mga topics namin sa trainings. Kaya, bomba mo lang, enjoy mo lang. Kung tingin mong kumikita ka ng malaki, sabi mo siya maliit. And then, kasi kami nga, nalimited sa 500. Kung hindi mo kumikita ka ng 100, keep going. Alam ko mas maganda yung 200, mas maganda yung 300. Kung malaki na yung grupo mo, diba? Okay lang, dagdagan mo pa kasi hindi mo natatapos yun eh. Kasi tuloy-tuloy lang ang network. Ako, I do believe madami pa kaming gagawin, madami pa kaming pupuntahan. And i-inspire namin kayo, don't worry. Kasi dito kami para mag-inspire. And nauna lang kami. Totoo, nauna lang kami. Pero madaming nauna sa network marketing, hindi nila ginawa yung responsibility nila, yung effort, yung investment, yung pwede nilang gawin nung nandun sila sa upuan nila. Diba? So ngayon, i-all out nyo. Mahalin nyo yung network marketing. Aalamin nyo, pag-aralan nyo. Alam nyo paano lumalaki, paano yung network. Kasi, yun talaga. Kami yung experience namin, sobrang nag-enjoy kami. Na totoo yung nangyayari na sabi ni Prof na yan, may mga mailalim na magagaling na alabas siya pag magaling ka na. Kaya work, tayo. Diba? Yun lang. I-enjoy nyo. Okay? Si Jerry. Okay mo si Jerry. Ako kasi may make-in. Ano lang, inalbor ko like ng 10 minutes. Prof, thank you po ha. Thank you, Prof. Isip kami ng 9. Bye-bye. Thank you, Prof. Bye-bye. Punita ng risky. Punita ng mga challenges. Huwag niyo kayaang takpan kayo ng challenges. Yung mga bayarin payables. Kaya niyo yan. Break. Punit. Pag napunit mo, doon ka na ulit naglalaro. Tingin mo malaki, paliitin mo. Tama? Yes. Babush. Thank you, Prof. May training test. Wait lang, mamaya kayo umalis, meron pa. Prof Jerry, hindi pa to na, guys, hindi pa to nakakapagtuksa. Hindi pa to nakakapagtuksa tingin niya. Pero dito agad dumiretso after sa kalalabas ng proctor. May hindi pa. Yeah.
Yes. Alam ko, ang alam ko kinash nito kinash. Project mo bumili ng laptop. Yung gede painting ko sa ano, kuda na bulo ako. Wala na pagsalita, usap din eh. Anyway, yun, first time man pumunta dito. Tapos, kayo yung pinakunauna na puntaan ko. And yun lang, simple lang ang pag-network basta nasa OTAC program. Yung mga tinuturo ng program ni kanina, i-apply yung sarili niyo yun. Kasi basic lang naman talaga nasa OTAC lahat ng nangyayari. And alam namin, nag-start kami, may mga situation, diba, nag-start kami offline. Hindi ganun kadali, pero dumali na nag-online. Kasi yung basic sa offline, na-apply naman sa online. And tumibay kami sa offline, kaya yung mga onliner, wala pa kayo sa kunting ano lang, dapat ma-develop pa talaga yun. Ma-develop pa talaga yung attitude yun. Kasi ano, malawak ang pag-network. Malawak at pagpunawa sa sarili mo rin. Na, ako sa akin naman, masaya ako nung may reward ako. Kaya ano ko na lang sa inyo, reward tapos abundance. Yun sa akin, kasi nung mag-start ako nag-network, offline, pupunta ako ng mall, may gusto akong damit, may gusto akong sapatos, may gusto kong gusto ko, kaya lang hindi ko nabibili agad. Kasi may presyo eh, minsan 1,500 ang damit, or sapatos, hindi ko nabibili agad. Pero ito goal ko sa 3 days, 5 days, nabibili ko siya. And doon ako nag-start na kailang magsipag, kailang umataw, para mabili siya. Diba? Kaya nabibili ko sa 3 days, 5 days, yun yung happiness ko, na may reward ako sa sarili ko. Eh, na-practice ko sa maliit, reward sa sarili, reward lang. Dumating sa time, nakapagpalaki ng income, hindi ako huminto dun sa ano eh, dun sa pagpapalaki ng income. Hindi rin ako huminto dun sa pag-reward sa sarili ko. Kaya yung iba, nakontento na dun sa malaking income, pero wala namang nakitaan na resulta. Diba? Iba naman, yun lang sa akin, kasi mayroon naman maingay, pero wala namang resulta eh. Sa akin naman, happy ako dun sa ano, sa result na meron na-achieve ako. Diba, nung ka-first car ako, hindi natatapos dun eh. Kasi meron pang next eh. Hanggang mo naglalabas ako, hindi next ako agad. Anong next goal ko? Kaya yung comfort zone na sinasabi, nangyayari lang yung pag wala ka nang ginagawa. Nangyayari lang yung pag, diba, hindi mo na ginagawa yung gusto mo. Pag wala ka ng goal, pag wala ka ng target, nawawala na nandun yung comfort sa buhay ka. Pero pag alam mo, may next ka na magagawin, parang ako natapos yung first car, second car. Doon na ako. Okay na, malaki na. Pero may next pa rin eh. Gusto ko yung ganun, may next. Ngayon naman, nakuha ko na yung 9-4-track. May next ka naman. Diba? Yun yung masarap, habang nandito tayo sa nag-network tayo. Huwag kayo ihinto kasi ang daming perang pumapasok, ang daming blessing pumapasok. Kailangan lang ready lang yung otak mo na abundant siya, tanggap mo na kahit mahal yan, pero mabibili mo yun kasi pinagsikapan mo yun. Tama hindi. Kaya yung mga mamahalin dyan or pangarap mo, kaya mo kunin yan. Kailangan lang magsipag ka lang talaga. Magsipag, walang tigil sa pagsisipag. Diba? Mga mayari nga, dahumento eh. Pero taro nga, dahumento, mga plus nga, dahumento. Hindi ka rin nihinto dapat. Kasi buhay mo ang binabago eh. Future mo ang binabago eh. Diba? At the end of the day, ikaw rin may rinabang dyan. At the end of the day, ikaw rin may rinabang dyan. Eh, at least ngayon, magsipag ka. Kasi masarap eh. Masarap kumita, masarap makuha yung goals. Diba? Na yung ganong target pala, ang bilis pala. Diba? Gusto mo lang talaga. And gusto ko talaga, i-cast ko talaga yung ano, yung kasakyan. Eh, ang sarap binigay, di ba? Eh, mangyayari naman sa inyo, basta ka lang talaga ay hinto. Eh, huwag kang lumayo sa team, dapat dumidikit ka. Nagtatanong sa pro. Yan ang kailangan dito. Ayoso lang. Eh, yun lang naman, kailangan kasi maging abundance eh. Na parang, yun isa sa akin na ako pag challenge pinag-usapan, na kahit mahal yan, kaya ko talagang abutin. Kasi tinatrabaho ko. Tinatrabaho ko talaga siya. Lahat wala si mentor, wala si upline. Ang role ko talaga, magkatrabaho talaga. Yes. Yun ang ano ko, yun ang pinakatarget ko.
yung resulta talaga, binibigay naman talaga. Basta ang role mo lang, magtrabaho ka lang para sa, hindi na yung ano, wala na doon sa mga downlines na, kahit walang downlines, wala yung upline. Basta sarili mo na sa puso mo yun eh, yung passion na kailangan mo kumita ng pera, kailangan mo kunin yung pangarap mo. Yun ang passion mo dapat eh, na dyan yung pangarap mo, kailangan unti-unti mo siya kukunin hanggang maging sa'yo. Yun talaga ang passion mo. Kaya yun ang sana akin sa mga attitude ko. Yung hard work talaga, yung trabaho talaga na trabaho lang talaga, hard work lang talaga. Pero ang maganda kasi doon, binibigay talaga. Kasi tanggap mo eh. Diba? Kahit may challenge, kahit may situation, basta hindi ka lang maging reactive. Hindi ka lang mareglamo, hindi ka lang madamama. Diba? Accept mo kung anong meron ka. Accept mo kung diba, may situation sa grupo mo, sa downlines mo. Or sa sarili mo, diba, sa family mo. Accept mo lang. Kasi at the end of the day, maging happy ka lang naman. Diba? Maging okay pa rin. Para, ang importante doon, maging abundance ka lang. Yan ang pinaka-dabes. Kasi may mga iba kasi na gustong umasin sa gusto niyo mamantay lang. Ang lumalabas sa yung league, poverty, di ba? Ang nasa utak, poverty, di ba? Tapos pag sinabing gusto mo itong gayetong resulta, ay mahal. Ay dun pa lang eh, hindi talaga ibibigay. Kasi nga ang utak pa lang, lumalabas sa utak. Lumalabas sa yung league, poverty. Hindi mo talaga maabot ang goals, pangarap mo. Kasi yun ang sinisin mo sa cosmic, yun ang sinisin mo sa universe. Kaya ingat ka dun sa iniisip mo, ingat ka dun sa lumalabas sa yung league mo. Kasi yun ang mangyayari sa resulta mo. Tama? Dapat maganda, kung mahina pa resulta mo, mababa pa resulta mo, palakasin mo. Dapat ini-aim mo siya, tapos sabayan mo action. Hindi na kasi pag-usapan natin, sino mga kayo before nag-starting. Nagaya niyo rin naman eh, na nangarap na yun lang, sumunod lang sa isa tayo sa company. Sumunod lang din sa mga tinuturo sa mentor. Nakinig. Inconsistent ginagawa. May iba nawawala, pero kami still nandyan kasi motivation, motivated. Ang goal namin talaga magka-resulta, ang goal namin kumita ng kalita. Eh, hindi kami humihin for doon. Di ba marami na nga nasa top. Marami na mga sa top. Di naman kami, ang race namin, di naman yung kunin yung top. Eh. Pero pag kumikita ka ng malaki, wala ang choice. Makapunta talaga doon. Pero give it na lang doon. Pero ang goal mo kasi, kumita ka mo, pangarap mo, yun lang pinaka-basic. Kaya hard work, tapos hard work, tapos abundance yung otak, di ba? Abot mo talaga pangarap mo. And ano pa, yung reward sa sarili. Di ba? Kaya ako sa mga nagsisimula, i-practice nyo ang maliit ng paglaki. Kaya kung may kotse ka na, isang kotse, di pa yan, meron pang next yan. Di ba? Kaya huwag matatapos. Di ba? Kasi ano yun, lalo kung bata ka pa. Huwag dapat matatapos. Kasi andyan yung opportunity. Andyan yung opportunity. Huwag kang hihinto, ipon ka lang ng ipon. Trabaho lang ang trabaho. Hindi yung masarap. Mag-i-enjoy ka pagdating ng panahon. Hindi na kapiling na may actor. Pangarap ko yun eh. Pangarap ko yun. Sa mga inugol ko na yun last year pa. Dahil kailipat ko lang. Inugol ko lang. Hindi ako huminto sa pag-a-attract. Hindi rin ako huminto sa pagpatrabaho. Hindi ako huminto sa pag-a-attract, pagkatrabaho, nahihipon ko na yung pera ko. Eh, meron natin, bilhin natin agad. Para masarap. And next nun, meron namang bagong goal na naman. Para hindi ka makomfort. Diba? Yun lang naman eh. Panayin mo lang talaga siya. Diba? Kaya mas masarap sa inyo, sa mga kasama. Dapat, kung mga kasama mo, pagkatrabaho, ito rin, pagkatrabaho ka naman. Seryoso yung mga kasama sa pagninegosyo, dapat seryoso ka. Kasi iba, may iba. Yan. Siguro, yun lang siguro na. Ano pa bang ano? Kasi lang sa akin, abundant. Kasi karoon ako magkano eh. Hindi ko tayo tipid ang sarili ko. Pagdating sa mga bagay, pagdating sa sarili ko, hindi ko tinitipid. Kasi ayun, sa yun sa poverty. Kung sa mga nakasanayan yung attitude mo na minsan, yun nakapagpatagal sa'yo. Nakapagpatagal sa'yo. Yung ganong attitude na, ay, mahal, ay, hindi. Kaya minsan, sa atin, minsan, madadala natin yun. Lalo na kung lumayo sa probinsya, sa province. Kaya mabreak mo yun. Yung ganong poverty mindset. Kasi
pag nasa otak mo yan, dadala mo nga yun ang reason na diba umaangat. Diba? Pero kung ma-break mo yun, data ka na sa otak, maabot ka. Kung sa una, medyo mahal, mahal lang ka, pero sanayin mo, hanggang normal na lang. Kaya nung first time ko nakahawak ng 500,000, nanginip ako. Pero nung nasanay na ako, 1,000,000, hiniram ko prop niyo. Diba, bit-bit na prop niyo. Nakikita yung ano mo, 1,000,000 mo. Nakikita yung 1,000,000 mo. Pero sa akin, wala na, normal na sa akin. Kasi nasanay na ako. Pero noon, after start umawak, pero nung sana kondisyon na yung otak ko, normal na siya. Ang nangyari pala yun. Nasanay ka na, nakondisyon yung otak mo. Yun ang masarap. Kasi nasanay ka na. Yun ang kondisyon yun pala. Eh, yun, kailangan maging abundance, tapos kailangan mong i-reward mo sarili mo. Kasi pag hindi mo na binigyan ng reward sarili mo, sayang yung pagpupuyat mo. Sayang yung pagsisipag mo, sayang din yung diba? Abutin yung mga pangarap mo. Diba? Pagpupuyat ka, diba? Kung kumakain ng maayos, ang arap pa nga ito, hindi mo naman yung ano, pinipigyan ng reward sa inyo. Sayang din. Di ba? Kaya dapat mag-upisa sa maliit hanggang paglaki. Kasi paglaki niyan, iba na yung maliit. Kaya sa akin ngayon, ibang reward yan. Di ba? Top 4 na yan. Kaya yun ang masarap. Pag kumita ka ng matanda masarap. Diyan ka lang sa pangarap mo, isli ka lang. Sa trabaho, hard work. Pagdating ng panahon, mag-i-enjoy ka talaga. Eh, yun lang naman siguro. May mga question naman, yung tanong. Thank you. Prof, congrats. Congrats naman natin. Congrats, Prof. Congrats. Wala kang tanong? Wala na. Thank you, thank you. Thank you, Prof. Thank you, Prof. So yun, guys. Share nyo lang sa mga leaders na, guys. Thank you. Bye-bye. Guys, may good news ako sa inyo. Ang dami ng cake. Iwan nyo lang yan sa amin, di ba? Tirahin nyo na lang yan ngayon. Buto na kayo, dali. Cake! Tira! Ayun, guys. Thank you. See you soon.